Tara, G! Food trip ng Pastil sa GenSan. Pero pastil, plastic, climate justice, anong connect? Alamin sa episode 3 ng Kwentong Klima. Magandang GenSan! Maamiga, Miko, o Angat GenC. Ako si KNP Apoy, Angat Generation Climate, mula sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City. Haron, tagit niya ako nga nagapalit og pastil sa iya o kinabalik-balikan yun ako ang iyang pastil. Bisan dagahan og pastilan diriya sa MSU, lahi ra jud ang pastilan nagikan sa mga tao nga nagbahin aning kultura. Tara, ubani ko ninyo. Assalamualaikum, ako si Ate Fry, isa sa mga anak ni Bapu at 10 taon na rin kami gumagawa ng pastil. Hello po, Ate Pai! Hi! May available po ba na pastel? Yes, meron pa! Pumuna kayo doon para i-prepare ko muna. Sige, tara na! Pumuna tayo doon. Guys, yung pastil ni Libabo nung face-to-face ang binabalik-balikan ko kasi sobrang sarap at saka yung toppings ng talong. Nakatayo na ba kayo dito kain? Yes, Ate Pai, pwede mo bang ituro sa amin kung paano ang paggawa or ang pagluluto ng pastil? Sure, pwede naman. So, ngayon, magluluto tayo ng ating tuna para sa ating tuna pastil. So ito naman, isusunod natin ang toyo. So ang susunod naman, syempre ang ating tuna. So, bakit dahon ng saging at hindi plastic or any packaging ang ginagamit ninyo? Meron naman, kasi actually, ang pastil talaga, or patir sa Maranao, is originate talaga yung pagbabalot ng dahon ng saging. Yan talaga yung totoong patir or pastil. At isa pa, ayaw nang dumagdag sa problema ng ating kalikasan. Kung kaya naman natin sulbahan na makabawas, bakit hindi? At saka ang dahon kasi ng saging, madali lang siyang mabulok. So pwede natin siyang dagdag fertilizer. Paggawa naman ng toppings. Diba, merong tuna, merong chicken. So, ano po yung mga ingredients sa paggawa ng toppings? So, kami, tuna talaga yung ginagawa ng toppings. Bukod sa madali siyang lutuin, affordable din naman sa mga estudyante kaya. Tama, tama. Tapos, of course, GenSan, tuna capital of the Philippines. Ano po ang ginagamit ninyo sa pastil ninyo sa pagbalot? Plastic po. Plastic? Yes po, kasi mas madali po siya kaysa dahon po. Tapos ang silupin yung makatipid-tipid rin. Kung bigyan ng insentibo yung mga gumagawa ng pastils na gamit ang traditional na saging, dahon ng saging, mas pipiliin niyo po ba iyon kaysa sa plastic? Depende lang, sir. Kasi yung iba gusto nila yung dahon. Kasi yun ang nakasanayan nila. Nakakalungkot isipin na sa ngayon, ang ibang gumagawa ng pastil ay di na gumagamit ng traditional na pagbabalot gamit ang saging. Mas pinipili nila ang single-use plastic na cellophane para ibalot ang pastil. Ang hindi mapagkakaila ay ang conventional plastic ay gawa mula sa fossil fuels na produkto ng oil,
coal at gas industry. Ang mga fossil fuel industries na siyang dahilan sa climate crisis na kinakaharap natin ngayon. Ang mga fossil fuels industries na siyang dapat sisihin sa mga nararanasan nating bagyo o pabago-bago ng klima na nakakaapekto sa agrikultura na pinagkukunan ng dahon ng saging na ginagamit sa pastil. Kami ang Angat GenC GenSan at ito ang aming Kwentong Klima.